It's showtime tuloy ang 12 days suspension. Lumabas na ang desisyon ng MTRCB, Movie Television Review Classification Board, after nabigyan nila ng 15 days na appeal ang It's Showtime. Ang ginawa ng naturang show, nag-submit sila ng MR, Motion to Reconsider, sa MTRCB. At ang naging desisyon nga ng board ay denied. Meaning, para sa MTRCB, tuloy ang 12 airing days suspension sa show. Mapapanood pa rin naman ang It's Showtime sa free TV sa kabila ng pag-deny sa kanilang MR. Ang alam namin, meron pa ulit silang 15 days para umapila naman sa Office of the President. At yun na ang last straw kung mababalik ang desisyon ng board o hindi. Nagagalit naman ang mga supporters ng It's Showtime. Tinatawag ng kung ano-ano ang chairwoman ngayon ng MTRCB na si Lala Soto. Obviously, kulang din sa kaalaman ang mga supporters ng IS. Mukhang hindi nagmamarka sa kanila na anumang usapin sa kahit na anong noontime shows, hands off si Chair Lala. Meaning, nakaanhibot siya sa lahat ng noontime shows kaya ang 31 board members ang talagang nagdedesisyon na lang pagdating sa pangtanghaling programa. Kahit ang naging desisyon ng board na ay deny ang mister ng It's Showtime, hindi siya pwedeng makialam o magsalita tungkol dito. Pero bilang chairwoman, ano man maging desisyon, siya pa rin ang kailangang pumirma. Maging ang lubid issue ni Joey De Leon ng EAT, si Chair Lala rin ang pinagdidiskitahan ng mga follower ng IS. Nandiyang mas matindi umano ang violation ng itching kesa sa lubid na naa-associate sa suicide. Ang totoo, bukod sa nakaanhibat sa anumang noontime shows, nagkataon din na nakalive si Lala sa period na nangyari ang lubid ng EAT. Ang acting chairman ng mga panahong yun ay si Attorney Paulino Cases Jr. Gagawa pa lang daw sana ng notice to appear noong Lunes, biglang dumating na sa opisina ng MTRCB ang mga taga-EAT para personal na humingi ng paumayan at ibigay ang letter of apology na may pirma ni Jenny Ferra. Ayon kay Chair Lala, ang pagsusorry ay hindi naman nangangahulugan na wala ng action na gagawin ang board, pero nagiging malaking tulong para mas mapababa ang posibleng parusa. Na kahit daw sa mga legal cases, nangyayari rin. We don't want to be swayed with the opinion of others. We are not here to please or get approval from other people. We're here to uphold our mandate. I'm not here to please other people. I'm here to do my job and uphold our mandate, declare niya. Sabi rin niya, marami rin opinion na I cancel ko na ang It's Showtime, pakikinggan ko rin ba yun? May mga nagsasabing dapat i-extend pa ang suspension, susundin ko rin ba yun? We must always remember that everything is subject to the interpretation and judgment of the board. Yun nga lang, mukhang kahit anong gawing paliwanag ni Lala, ang nakikita pa rin ay anak siya ni former Senator Tito Soto at pamangkin siya ni Vic Soto. At para sa iba, biased pa rin siya.